Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga boss. Ngayon po ay June 5, 2022. Araw po ngayon ng Linggo. So ipapakita ko po sa inyo yung aming ginawa noong Friday hanggang Sabado kahapon po. Nag-varnish po kami ng gabay po ng hagdan. Ito po siyang ginagawa ko. So panoorin po ninyo, mga boss, hanggang sa dulo para po may idea po kayo kung kayo po ay bago lang, para makita po ninyo at malaman kung ano po ang mga step by step kung paano po mag-varnish. Step number 1, mga boss. Ang pinakaura po natin gagawin dito ay siyempre, lihain po muna natin yung kahoy. Ang gamit po nating liha dito, mga boss, number 100, tapos pasadahan po natin ng number 120. Kahit pa galing po ito ng SAS factory itong kahoy na ito, siyempre, kailangan pa rin nating reviewin sa pagliha dahil meron po mga gasgas po nito na mangilan-ngilan na nakabalagbag. Iyan po ang kailangan po nating tanggalin para po pag-stain po natin, hindi po siya pangitingnan. Dahil kung meron pong nakabalagbag na gasgas, mahalata po siya kapag i-stay na po natin. So kailangan nating tanggalin yan para malinis yung ating trabaho. Step number 2, mga boss. Ang gagawin po natin, dahil tapos na po nating lihain yung kahoy, i-apply na po natin yung ating wood stain. Ang ginamit po naming wood stain po dito ay oil wood stain na maple. Simple lang ang pag-apply po nito. Gamitan po ng brush, tapos saka po natin punasan ng basahan. Pwede rin po na isaw-saw ninyo yung basahan ninyo, yun na mismo ang ipunas po ninyo. Pero sa ganang akin, mga boss, mas maganda kung i-brush nyo po muna, lalong-lalo na kung mayroong kailangang dukutin. So kailangan gamitan nyo po ng brush, saka po ninyo punasan. Ang oil wood stain, mga boss, pwede na po ninyong i-apply kaagad. Basta i-mix lang po ninyo ng gusto. Pero kung gusto ninyo i-adjust, pwede na naman pong i-adjust, gamitan nyo po ng tinting color. So simple lang po ito. Ipunas nyo lang po. Kung kailangan nyo po yung palabnawan, pintiner lang din po ang halo. So ilang beses po ba tayo dapat magpatong ng wood stain? Magdepende po yan sa inyo, dahil pagka gusto ninyong mas darker pa, ang gagawin po ninyo, patungan nyo po pagkatapos po ng sealer. O kaya sa pagtimpla pa lang ng wood stain, i-dark nyo na po. Step number 3, mga boss, haloy na po natin yung ating pangipit na sanding sealer. Ito po siya, sanding sealer. Siyempre, may mga halo po yan, kagaya po ng lacquer flow, ito po, at lacquer thinner. Paano po sa timplahin, mga boss? Tinitimpla po ito ng 3% na lacquer flow kapag straight po boysen ang gamit po ninyo. Pero kung kagaya po nitong gamit ko ngayon na hindi po boysen yung ating thinner, mas labihan po natin yung ating lacquer flow para hindi po siya magtutubig. Kailangan lang po na durugin po natin ng husto yung latak po ng ating sanding sealer at isama po natin yan sa ating pagtimpla po ng ating varnish, kasi nga kasama po yan sa chemicals na sangkap po ng sanding sealer. So yung iba, hindi na po nila dinudurog yan, binubuhos na po nila kaagad yan, naiwan po yung latak. Mali po yun. Dapat po haluin po natin ng husto para maisama po, dahil chemicals po yan na sangkap po talaga para po sa sanding sealer. So dapat po nating durugin po talaga yan bago po natin ibuhos. So maring meron pong magtataka sa inyo, mga boss, na kapag nag wood stain pa kayo, gamit po ang oil wood stain at inipit po ninyo ng sanding sealer, pag natuyo, namumuti po siya. Mga boss, normal po yan kapag namumuti pagkatapos po nating patungan ng sanding sealer. Dahil ang tunay po talaga na dahilan kung bakit nagkaganon, dahil nga sa ating wood stain. Lalong-lalo na kapag makapal po yung pag-apply po natin ng wood stain. Kapag inipit na po natin ng sanding sealer, mamumuti po talaga yan. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil kapag pinatungan na po ninyo yan, at tama lang po yung dami po ninyong lacquer flow na ilagay, mawawala po yan. Pag spray po ninyo o pag brush po ninyo, yung pamumuti na yan, mawawala po yan. So dapat huwag po tayo mag-alala, dahil nasa lacquer flow ang pag-asa po na hindi po masisira yung ating trabaho. Maniwala po kayo. So dito po sa portion na ito, kapag magtimpla na po tayo ng sanding sealer, dito po ang marami pong pag-aalala, lalong-lalo na kapag baguhan lang po kayo. Pero sundin nyo lang po yung instruction po dito, basta po straight boysen, 3% yung kanilang instruction na lacquer flow na ilagay. Pero ulitin ko po, mga boss, wala pong problema pag dumami po ang inyong lacquer flow. Ang magiging problema lang po, pag marami ang lacquer flow, maaaring maantala po yung pagtuyo niya. Kunwari, matuyo po siya ng kalahating oras, pero pag maraming lacquer flow, maaaring mag-adjust po kayo, mas
tatagal po siya ng kaunti. Pero hindi ibig sabihin na masisira yung inyong trabaho. Mas matagal lang po siya matuyo kapag maraming lacquer flow. Step number 4 mga boss, i-apply na po natin yung ating pang-ipit, yung ating tinimpla po kanina na sanding sealer. Sa pag-apply po ng sanding sealer, kapag spray po ang gamit po ninyo, alalay lang po ang pag-spray. Hindi po kaagad kapalan dahil kapag kinapalan nyo kaagad, aagos naman po. So, pangit po tingnan, lalong-lalo na kapag makapal po ang inyong wood stain. Kapag makapal ang wood stain at makapal po bigla yung ating sanding sealer, aagos po siya. Pati yung kulay po ninyo, masisira po yung kulay ng inyong varnish. So, dapat alalay lang po dahil magpapatong pa naman po. Patungan po ninyo ng 1 hanggang 2 patong bago po ninyo gagawin ang susunod po na proseso. Step number 5, mga boss. Ang gagawin na po natin ngayon, dahil tapos na po yung ating pag-apply po ng sanding sealer, makapal na po siya, pwede na po nating masilihan. Ang gamit po natin dito na masilya ay fulla tight. Ito po talaga yung gamit po para po sa varnish. Pwede po ang feed tight, pwede po ang spur tight, basta po masilya na pang varnish. So yan na po yung ginagawa po natin ngayon. Ano ba yung nilalagyan po natin ng masilya? Ang nilalagyan po natin ng masilya mga boss, mayroon po tayong nasilip na kaunting butas, parang gakarayom lang po kalaki yung mga butas po dito o yung mga diferensya po ng kahoy o kaya yung mga malalaking bitas po ng kahoy. Yan po ang nilalagyan po natin. Kailangan po natin gawin mga boss ang pagmamasilya, kailangan po natin takpan yung mga diferensya po talaga at siguraduhin po natin na yung ating masilya kakulay po ng ating varnish. Kung hindi man natin makuha yung ganong kulay mga boss ng kulay po ng varnish para po sa ating masilya, huwag po ninyong gaanong timplahan ng mas dark. Dapat po mas mag-light po kayo para pwede po ninyong i-pencil yan. Pero hangga't maaari, kailangan po na pag nagtimpla po tayo ng fulla tight, eksakto lang dapat. Marami pong nagtatanong sa ating mga boss kung kailan ba tayo dapat magmasilya. Ang ginagawa po natin ngayon mga boss, pagkatapos po ng sanding sealer, meron pong isang paraan ng pag-varnish o ng pagmasilya. Ang ginagawa po ng iba, bago po lihain yung kahoy, masilihan na po lahat. Ganyan din po ang ginagawa ko minsan. Ang ginagawa po natin minsan, minamasilihan po natin lahat yung parte po ng kahoy gamit po yung ating pangmasilyang pang-varnish, saka po natin lihain ng sagad. Pero ganun pa man mga boss, ang ganong klaseng procedure, mabilis nga siya mapuno yung mga bitas o mabilis kumapal yung ating sealer o yung ating varnish, pero hindi pa rin maiwasan na meron pa rin pong dapat ispatan ng masilya. Gaya po ng ginagawa po natin ngayon. Step number 6 mga boss, dahil tapos na po nating masilihan at natuyo na po siya, ngayon po ay lilihain na po natin. Ang gamit po nating liha dito mga boss ay number 240. At kung napansin po ninyo, ginamitan po natin ng tubig habang nagliliha po tayo. Dahil maganda po talaga kapag magliha po tayo, nagamitan po natin ng tubig. Unang-una, hindi po siya malikabok. Pangalawa, hindi po siya matakaw po sa ating liha. At pangatlo, mas mabilis po siyang lihain. At mas mabilis po nating mapakinis yung ating trabaho. Basta po siguraduhin na po natin na kapag ganitong proseso po ng ating pagliliha, nagamit po ang tubig mga boss, kailangan lang po natin siguraduhin na makapal po ang inyong sanding sealer para hindi po abutin ang kahoy kapag niliha po natin. Alam niyo naman po, lalong-lalo na kapag nara, na kapag nabasa po siya ng tubig, mag-iiba po yung kulay po niya. So dapat medyo makapal lang po ang ating sanding sealer at alalay lang din po yung ating pagliha. Pero kung ayaw po ninyo ang ganitong klaseng proseso po sa pagliliha, pwede na naman ninyong lihain ng mano-mano na hindi po gamitan po ng tubig. Nasa sa inyo po yan, kayo naman po ang gumagawa. Step number 6 mga boss, ang gagawin na po natin ngayon ay bubulihin na po natin yung ating varnish o imunyego na po natin yung ating trabaho. Ano po itong buli? Ano po itong munyego dito po sa pagbabarnish? Ang pagbubuli mga boss ating varnish, yun po yung sinasausaw po natin yung ating basahan na pinabilog po
Ayan, kagaya po nung ating hawak po ngayon. Sinasawsaw po natin sa ating varnish doon po sa sanding sealer na tinimpla po natin kanina. So, isasawsaw po siya at ipupunas nyo po ng diretso dito po sa ating trabaho. Sa ganitong paraan, mas mapakinis pa po natin yung ating trabaho. Dahil nga, sa yung ating varnish o yung ating sanding sealer, kapag maidiin po ng basahan, doon po sa kahoy, magsisiksikan po yung sanding sealer doon po sa mga bitas-bitas po ng kahoy. So, kapag kinapa po natin, pagkatapos po natin bulihin, ay makinis po siya. Na animoy, parang humawak po kayo o nakahawak po kayo sa salamin. Ganon po siya kakinis, mga boss, kapag ginamitan po natin ng buli. Ito po yung part, mga boss, na gustong-gusto kong gawin kapag ako po'y nagbabarnis. Hindi niyo po ako mapabarnis, mga boss, kung hindi po natin gamitan ng ganitong klaseng proseso. So ang tanong, paano na lang kung hindi ako marunong magbuli o hindi ako marunong magmunigo dito po sa aking trabaho? Pwedeng-pwede po, basta po lihain nyo lang po ng husto, kahit huwag na ninyong gamitan ng ganitong klaseng itong pagbubuli. Basta lihain nyo lang po ninyo ng maayos. Step number 7, mga boss, timplahin na po natin yung ating pang top coat. Ang top coat po na ginamit po namin dito ay clear gloss lacquer. Natural lang po na meron po itong halo. Ang mga halo po nito ay lacquer flow at lacquer thinner. Paano po siya timplahin? Natural po na ibubuhos po ninyo yung inyong clear gloss lacquer. Ayan, kagaya po ng ginawa po natin ngayon. Tapos, saka po natin nalagyan ng mga sangkap. Ang sangkap po nito, mga boss, ay lacquer flow at lacquer thinner din po. So, gano'n po karami yung ating ilagay po dito na lacquer flow. Ang lacquer flow, ayon po sa instruction po ng boysen, basta top coat na po hanggang 10%. Pero muli, wala pong problema pag lumagpas po ng 10%, lalong-lalo na kung hindi po boysen ang inyong gamit po na thinner. Kagaya po nitong gamit po namin ngayon na hindi po siya boysen. So wala pong problema na mas dagdagan nyo pa yung inyong 10% na lacquer flow base po sa dami ng inyong clear gloss lacquer. Tapos lagyan nyo po ng lacquer thinner. Ang ilagay po ninyo na lacquer thinner, basta huwag po lumagpas ng 20%. Okay lang po yon. So, nasa sa inyo po kung gaano po kadamay. Basta, yan po yung aking maipayo po sa inyo. Kung gaano po kadami yung inyong mga sangkap na ihahalo po dito. Saka po ninyo haluin ng husto at i-spray. Kung gusto po ninyo mas makintab pa, pwede po gamitan po ninyo ng polyurethane. Yung sadson po, masyado pong makintab po yon. So, pwede po yon. Step number 8, mga boss, dahil tapos na po nating timplahin yung ating top coat, ngayon po ay lihain na po natin ito. Lihain po natin ng number 400. Ito po yung liha na pang last na liha na makinis. So lihain po natin ng number 400 bago po natin i-apply yung ating top coat. At siyempre, bago po natin i-apply yung pinaka last na top coat, dahil hindi lang naman isang mano o isang coat lang ang top coat natin dito, lihain po natin muli ng number 400. Step number 9, mga boss, i-apply na po natin yung ating clear gloss lacquer, yung ating tinimpla po kanina na pang top coat. So sa pag-apply po nito, kailangan po nating mag-ingat na po dito ng husto dahil top coat na po ito. Kailangan huwag po siyang tumulo. Alalay lang po yung pag-spray. Kailangan po huwag ninyong palaparan masyado yung spray po ninyo at huwag din po masyadong lakasan po yung hangin. So katamtaman lang po. Hanggang 30 PSI, pwede na po yan para po sa akin. Magdepende na po yan kung gaano po kalapot yung inyong i-spray. Pero sa ganitong klaseng varnish, mga boss, katamtaman lang po dapat ang hangin at yung spray kung gaano po siya kalapad dahil finishing na nga po ito. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon, mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo, mga boss,
pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito, mga boss, ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain, mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!